na tayo. Pagkarating. Mahirap lang kasi dito. Kasi yung daan, tumak-tumak. Sira-sira. Sira yung kalsada. Kasi, kasi ito, Barangay Road ng Aurora, Tambunga del Sur. Jonathan Peñas Farm. Ngayon, sisilipin natin ang farm ko kung paano ng mga pananim ko. Halina. Ito ang farm ko, mga ka-farm. Dito naman, nilagyan ko ng harang kasi mayroong mga kalabaw at saka baka napapasok rito yung mga pananim ko, yung puno ng saging, kinakain kasi ng baka, kaya ito isinira ko. Tingnan natin. Pananim ko na lasata na kinakain ng baka, yun pa kinakain. Itong farm kasi napabayaan ng 15 taon kasi mayroon kami mga business na haluplak at saka grab and send. Busy ako sa aking negosyo kaya minsan-minsan ko lang to pinupuntahan dito. Kira? Mga kaparm, itong pananim ko na saging na kardaba, napabayaan na. Tingnan nyo, dami na mga damo. Mga kaparm, itong pananim ko, dami talaga dito. Namamatay kasi punta ako dito paminsan-minsan pag dami na mga damo, napabayaan na. Tingnan yung puno ng niyog, namamatay. Oh, tingnan nyo kasi napababayaan. Alam nyo mga kaparm, itong farm na to pabayaan to dahil walang magkaasikaso dito sa farm na to. Pinakita ko sa YouTube na yung farm nila, rinilis nila, pinaganda nila yung farm nila, yung mga pananim, ninagagaan nila. Kaya na-challenge ako na palikan ko itong farm na to kasi sayang naman, namamatay yung puno ng niyog. Tulad nito, mayroon namang bagong tanim na saging na lakatan. Dami talaga dito saging na lakatan. 1,000 pieces to mga kaparm ang tinanim ko. Yung iba, harvest ko na. Konti lang na harvest ko, lugi talaga kasi napabayaan. Itong pagbalik ko rito, mga isang taon lang. Itong puno ng niyog, wala talagang bunga. Lagyan ko na labuno ng urea at saka complete kaya dumirdi yung dahon niya, bumunga. Mga kapal, mayroon naman ipakita ako sa inyo
Kasi itong farm na to, minsan-minsan lang tayo mag-a-silip dito. Dito. Dito sa baba. Wala kasi magkaalaga, hindi na isprihan ng pangpatay ng damo. Kaya ang hirap talaga kasi dito sa bundok na to, wala kasi tayong masusulan rito na paggawa ng maglinis ng damo. Hirap talaga rito. Walang tubig. Layo, kaya ito naisprihan konti lang dahil walang tubig rito. Ito, tingnan nyo. Isilipin natin ito. Dito tayo. Tingnan nyo mga kaparm, yung puno na niyog. Malapit ng namamatay. Yan o. Tingnan nyo yung damo. Ang dami talagang damo. Hindi ko talaga kaya itong burahin itong mga damo na to sa dahil na sobrang dami. Itong puno na to noon, pag-umpisa ko dito sa paglilinis, inarbis namin to, konti lang naharbis namin, 7 sako lang ang naharbis namin ito sa puno ng niyog. Kaya naawa ako sa mga pananim namin, inaalagaan ko. Lininis ko na yung sa ibaba. Ngayong araw na to, ang mga nilagay ko rito yung tao na maglinis, magawa ng abis ng niyog. Ngayon, nag-kupra sila. Tingnan natin yung ginawa nilang kupra sa ibaba. Dito tayo. Bababa. Tingnan yung puno ng saging. Alam nyo mga kaparm, itong farm na to, napabayaan to dahil yung papa ko katanda na, hindi na pwede makapunta rito kasi ang edad niya ay 88 na una ang magulang ko, kaya napabayaan to. Dito sa farm na to, dami kong tanim rito. Malaki kasi ito. Malawak kasi itong farm na ito. Malawak talaga rito. Ano to? 10 hectare itong farm na ito. Hindi natin kaya siguro itong ikutin kasi malaki ito ng farm na ito. Mayroon akong pananim rito na ano? Sili. Hot sili. 1 hectare. Mayroon din akong 3 hectare na pananim na baka. Punta tayo rito sa ibaba. Tingnan nyo mga kaparm. Tingnan nyo. 15 taon. Laki ng puno ng kahoy. Wala talaga. Lalo ko pinahirapan sa mga damo na to at saka yung tumubo na kahoy. Itong harvest natin sa ating puno ng niyog, finish na to, tuyo na ang pra na to, ibinta na natin to sa
merkado. Mga ka-farm, siguro abot to ng mga konti lang kupra natin, abot to siguro to ng 30 na sako na kupra na ating ikarga sa ating sasakyan. Ito naman ang mga ka-farm, ito naman ang katiwala ko rito sa aking farm. Si pakilala ko sa inyo si Dudo Canida. Siya ang nag-aalaga rito sa farm ko. Hanggang dito na lang mga ka-farm.